Muri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santin ang pan. Magsiawit kayo at siya'y pagdaman, magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ating iniaalay sa ating Ama ang ating misang ito sa ating pagpapasalamat sa Kanya sa lahat ng mga biyaya na Kanyang ipinagkakaloob sa atin. At ngayon din ay ating ginugunita si San Luis Gonzaga, isang banal na namanata sa Diyos. Kaya ating ialay ang ating mga kahilingan ngayong tayo narito sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Gayon din ang intensyon para sa lahat ng mga nagdirima ng kaarawan, narotigit si Ate Raquel Sanggalang, at ang lahat ng mga may sakit at humihingi ng panalangin, at gayon din ang kapayapaan ng kaduluwa ng ating mga mahal sa buhay, lalo tigit kay Pilimon at Anaceta Ignacio. At upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang mga pagkukulang at mga pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay may gawa sa mga kaloob mong ibinibigay. Sa katauhan ni San Luis ng Gonzaga ay pinagtambal mo ang pambihirang kalinisan ng pamumuhay at pagpapakasakit sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Pakundangan sa kanyang kagitingan at pagdalangin, amin nawang matularan siya sa pagmamalasakit kundi man sa pambihirang buhay na sakdalinis, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, tandaan ninyo ito, ang nag-ahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang mag-ahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya'y namumudmud sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ding magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalugo nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayoy dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin ko sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila. Pare mga angkan ay pinagpapala. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magiging sagana sa kanyang tahanan. Katarungan niya'y walang katapusan. Ang taong matuwid may bait at habag. Kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mabait na lubha, lalo sa mahirap, ang pagiging matuwid ay di magwawakas. Buong karangalan, siyang itataas. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang sakin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ang mata ko'y mananahan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo inyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagkaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong Amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim.
At kapag manalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag manalangin ka, pumasok ka sa iyong silid, isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihan na ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot, katulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang siya lamang makakaalam nito. Siya na nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa atin pong lahat. What is the secret of being holy? What is the secret of being holy? Keep it secret. Maraming beses hong binanggit sa ating ebanghelyo ang salitang lihim. Paulit-ulit niyang sinabi na kapag gagawa tayo ng mabuti, ay ito'y ating ililihim at hindi natin kinakailangang ipangalandakan o ipamalita sa iba. At mayroon daw hong lihim na dapat nating gawin. Ang tawag ho dito ay tatsolok. Tatlo, dahil kinakailangan siyang magkakaugnay na ating ginagawang lahat. At ang nasa ibabaw nitong tatsolok na ito ay walang iba kundi yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na manalangin. Yun yung nasa itaas. At dadalhin niya yung dalawang nasa ibaba na yung pag-aayuno at pagkakawang gawa. Kaya kung gusto raw ho natin na maging banal, kailangan nating maisabuhay yung tatsolok na ito, yung tatlong ito. Prayer, fasting, at almsgiving. Ngayon, sa ating buhay, mayroon tayong ginagawang mabuti, pero kung minsan, ang tukso sa atin ay yung magpasikat, upurihin. Minsan ho, yan ang kulang ho sa atin. Bagamat mahalaga sa atin yung tayo'y na-appreciate, at tayo'y kinikilala bilang tao, mahalaga yun sa atin. Pero kung gusto talaga natin itong maisabuhay sa diwa ng kabanalan, ay di kinakailangan mong ilihim. Yung ikaw ay manalangin ng palihim, ikaw ay mag-aayuno ng palihim, at ikaw ay magkakawang gawa ng palihim. Ngayon, sa modernong panahon, kapag ikaw ay gumagawa ng mabuti, dapat ikaw ay nagpapakuha ng pictures para daw mayroong resibo o para mayroong souvenir. Minsan ho, pag tayo ay mag-aalay ng pamisa, ano, kinakailangan ho pang banggitin. Pag mayroon tayong gagawin hong mabuti, kinakailangang mailagay ho sa tarpaulin ang atin hong mga pangalan. Dahil kailangan natin yun bilang tao. No? Sabi nga nung isa, Father, gusto ko ho ay yung akin hong pangalan ay napaplas ho dyan sa screen. Dahil ako'y sigurado ho na talagang inamisa ho yung aking intensyon. Wala naman ho dong masama, di ka? Wala. Dahil sa atin, alam natin, ah, nandun yung pangalan ko.
ako'y sigurado ang inamisa talaga ni Father yung aking intensyon. Pero may mga pagkakataon sa ating buhay na dumarating yung mga sitwasyon na kapag tayo gumawa ng mabuti, ay hindi na natin kinakailangan pang ipangalandakan. Hindi natin kinakailangan pang ipaalam sa iba. Bakit? Sapagkat ito yung mas higit na nakalulugod sa Diyos. Gumagawa tayo ng maraming bagay ng kabutihan, pero tanging ang inihahayag natin ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ano ho ito? Yung panalangin natin, ito'y magkakaroon ng bunga. At ang bunga ng ating panalangin ay yung tayo'y mag-aayuno. Ang bunga ng ating panalangin, yung tayo'y magkakawang gawa. Dapat yan ay magkakasabay nating ginagawa. Pero kung minsan sa ating buhay, yung mas matindi lamang ay yung panalangin. O mas matindi ay yung kawang gawa. Halimbawa ho, mayroon hong mahilig manalangin sa simbahan. Pero pag hiningan mo ng tulong, at mayroon naman siyang pangtulong, ay sa iyong kauna-unahang hindi nagbibigay at hindi naglilimos. Meron naman hong matulungin sa mga dukha, pero wala naman siyang buhay panalangin. Meron naman hong mahilig mag-ayuno, pero hindi naman siya nagkakawang gawa. Hindi naman siya tumutulong sa mga dukha. Kaya itong tatlong ito ng sekreto ng kabanalan ay kinakailangan nating dalhin ng sabay-sabay na ang tawag natin ay tatsulok ng buhay kabanalan na gagawin natin dapat ng palihim. Prayer, fasting, at almsgiving. Gawin natin itong secret. Keep it secret. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming dumikha, kami gawin mong makadulog katulad ni San Luis ng Gonzaga na nararamtang lagi ng kadalisayan para sa piging mong banal, upang sa aming pakikinabang kami lalong managana sa kayamanan ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin.
sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinarangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwara namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao at sila'y mga saksi sa pananalig sa iyo, ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel ang nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, inagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pagalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinahapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinahabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinahabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito, sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay, Ong Jesus, naming mahal, iligtas mong kami, tanan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak na puso, kaisa ng mga apostol, ni Santo Padre Pio, ni San Luis Gonzaga at ang lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig na ito ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu sa Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubay na kagaling na utos, aturo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ngayon ang Ama namin ng buong lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin. Sana ka ang asala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na kanyang inanyayahang dumulog sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Isasagawa ang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Sa dalisay ng pagmamahal, naroon ang Diyos na nananahan sa pag-ibig at pagmamahal. Naroon ang
mamasdan ang banal mo mukha sa iyong kaluwalhatian. Sa dalisay ng pagmamahal, naroon ang Diyos na nananahan. Sa pag-ibig at pagmamahal, naroon ang Diyos na nananahan. Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa pagkain ng mga anghel, ay gawin mong makapamuhay sa pagkauliran ni San Luis Gonzaga, sa pagtanaw lagi ng utang na loob sa iyong kadakilan, sa pamamagitan ni Yesu Kristong anak mong minamahal, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrolcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po'y pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin, ay sinasagawa na natin ang pagkasaayos na extension area sa gilid na main church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawain ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and Requirement of the CBCP as a National Shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa osteria. Pinapaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may malalaking pre-parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po natin tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layunin pagpapaunlad ad experimentum
ng Parokya at Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, simula po ngayong Hunyo ay sa Kapilya na ng San Pedro, ipagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikita mga pagdiriwang na kasal dito sa Main Church ngayong mga buwan ng Hunyo at Hulyo ay mga naka-reserve na schedule noong nagdaan taon pa at nagkataon na pasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-unayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ika-anim, sa 23 ng buwan, araw ng pagpapagaling ng Panginoon, sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may pagwagawad, pagpapahid na langis ay sa 9 na umaga sa pangungunan obispo ng Malaysia at sa 4 at kalahati ng hapon, kayo at inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 22 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala't biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan at mga langis na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang. Humayo kayo, taglayang pag-ibig at kapayapaan. Salamat sa Diyos. Humayo na tipayan, kanyang pagkalingatabag. Sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.